Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God is good all the time, and all the time, God is good. Kamusta na kayo, mga kapatid? Salamat sa Diyos sapagkat patuloy niyang ipinararanas sa atin ang kanyang katagumpayan, pag-iingat, pagkakaloob ng lahat ng tugon sa ating mga pangangailangan araw-araw, kalakasan, higit sa lahat ang kanyang pagsama sa atin na ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Tayo ay sinasamahan ng Diyos kung kaya't nabubuhay tayo ng may tunay na pagtitiwala at matibay na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na ang kanyang tulong, ang kanyang kalakasan at pag-iingat ay mararanasan natin sa ating mga buhay araw-araw maging sa ating mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay matapat at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, ang kanyang katapatan ay ipinamamalas niya sa lahat ng kapanahunan, lalo na sa mga anak niyang nagtitiwala sa kanya. So ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa aklat ng Mateo. At dito sa kapitulo 7 ng Mateo ay binabanggit magmula doon sa verse 1 hanggang verse 6 yung pagiging isang mabuting tao sa kanyang kapwa-tao. Na kung ano man yung ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa ay mararanasan din natin ang kabutihang yun na ating ipinapamalas sa mga tao sa paligid natin. Isang mabuting halimbawa bilang mga tunay na anak ng Diyos na namubuhay sa gitna ng kanyang kalooban. May kakayanan na tayo ngayong gumawa ng kabutihan sapagkat ang kabutihang ating ginagawa ay bunga ng ating pananampalataya sa buhay na Diyos at ito ang kanyang habag sa atin at nakatamo tayo ng kaligtasan. Ang paggawa natin ng mabuti ay hindi para maging katanggap-tanggap sa Diyos o maging sanhi ng ating kaligtasan. Ayon doon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang kabutihang ito ay bunga ng ating kaligtasan. Nung tayo ay nanampalataya kay Jesus, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas at nagkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Gaano man karumi ang ating buhay dahil sa ating mga kasalanan, magmula nung tayo isinilang hanggang sa kinilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayong lahat ay nilinisan na. Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung kaya gaano man tayo karumi, gaano man ang kasalanan ng ating nagawa, magmula nung tayo isinilang hanggang sa kasalukuyang kinilala natin si Jesus, ay nalinisan na tayo sa lahat ng ating karumihan. Napatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito ay ayon sa habag ng Diyos o awa niya o grasya niya sa bawat isa sa atin nung tayo nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang bunga nitong kaligtasan na ito, bilang tayo po ay mga pinatawad na sa ating mga kasalanan, ay ang paggawa ng mabuti. So ang ating kaligtasan na tinanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay may bunga. At ang bunga nito ay ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya nga ang sabi ni Jesus dun sa Matthew chapter 5, verses 14 to 16 sa mga napag-aralan natin nung nakaraan na hayaan ninyong magliwanag kayo sa sanlibutan ito at makita ng mga tao ang kaliwanagan ninyo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti upang kapag nakita nila o ng mga tao sa paligid ninyo ang mga ginagawa ninyong kabutihan na sa pamamagitan nito ay kayo'y nagliliwanag, magpasalamat sila
sa inyong amang sumasalangit. Magpasalamat sila sa inyong amang sumasalangit. So mamamalas ng mga tao sa paligid natin ang kabutihan ng Diyos, maliliwanagan sila sa gitna ng madilim na sanlibutan ito sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti. At uulitin ko po, ang paggawa ng mabuting ito ay kaloob sa atin ng Diyos. At ito ay bunga ng ating kaligtasan nung kinilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya may kakayanan tayo ngayong gumawa ng kabutihan. At ito ngayon ang itinuturo ni Jesus dito sa Matthew chapter 7 na tayo ay patuloy na lumakad bilang pagpapala sa mga tao sa paligid natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos na ating Ama at tayo ay bilang Kanyang mga anak. Sa verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat na mga propeta. So kung nais nating umani ng kabutihan sa mga tao sa paligid natin, tayo ang unang makitaan nila ng kabutihan. At sabi ko nga kanina, meron tayong kakayanang gumawa ng mabuti sapagkat tinutulungan tayo ng banal na Espiritu Santo na makagawa ng kabutihan sa ikararangal ng Kanyang dakilang pangalan. At sa pamamagitan nito, tayo ay nagliliwanag. At dahil sila ay naliliwanagan na nasa kadiliman, makapagpapasalamat sila sa Ama. Sapagkat nasasalamin natin ang Diyos sa buhay natin na naaanigan sila, na naliliwanagan sila, na nagagabayan sila dahil nakakakitaan nila tayo ng mabuting halimbawa sa paggawa ng mabuti. At ang kabutihang ito ay inihanda na ng Diyos sa ating lahat. Kaya hindi lamang po tayo may kakayanang gumawa ng kabutihan sa kasalukuyan dahil sa tulong ng banal na Espiritu Santo, kundi ang kabutihang ito ay inihanda na sa atin nung una pa man bago tayo nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Babasahin po ninyo yung Ephesians chapter 2, verse 8, verse 9 at verse 10. Tayo nga ay naligtas hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, bagkus ito ay habag ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. At tayo nga ay nakatalaga sa paggawa ng mabuti bilang bunga ng inyong kaligtasan. Kaya tayong lahat ay makagagawa ng kabutihan. At ito ang isinasabi dito ng ating Panginoong Yesus na ipakita ninyo ang inyong kaligtasan sa lahat sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Kaya niyo nang gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa sapagkat ang tumutulong sa inyo, walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Ang nagpapala sa inyo, walang iba kundi ang inyong Amang Diyos na sumasalangit. At sa pamamagitan ng Kanyang pagpapala sa inyo, may kakayanan din naman kayo na magpala sa iba. Na magpala sa inyong mga mahal sa buhay. Na magpala sa inyong mga kamag-anak. Na magpala sa inyong mga kaibigan at kapitbahay. At ang pagpapalang ito ng Diyos ay higit pa sa ating mga pangangailangan araw-araw. Habang tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos, mas lalo tayong nakatatanggap ng pagbuhos ng pagpapala ng Diyos. Tayo ay daluyan ng Kanyang pagpapala. Tayo ay mga sisidlan ng Kanyang pagpapala na pinadadaloy ng Diyos ang pagpapalang ito sa ating mga buhay upang ang mga tao sa paligid natin ay mapagpala din. Ito man ay pagiging mabuting kapitbahay,
pagiging mabuting ama sa kanyang mga anak, pagiging mabuting asawa sa kanyang asawa, pagiging anak sa mga magulang, o pagiging mabuting kaibigan na pagkakatiwalaan. Alalahanin natin na ang ating Panginoong Yesus nung siya ay naririto sa lupa, kahit saan sa pumunta ang mga tao ay napagpapala. Luke chapter 13 verse 17, when Jesus was around, everyone was full of gladness, was full of wonders because of the good things that he has doing. Even his enemies were being humiliated. Kahit yung kanyang mga detractors, mga persecutors, kasi no one can please everyone. Walang sino mang taong pwede niyang paligayahin ang lahat ng tao. Katulad ng ating Panginoong Yesus, sa kabila ng kanyang kabutihan, meron pa rin taong naninira sa kanya. Meron pa rin taong ayaw sa kanya. Anyway, ang sabi doon sa Luke chapter 13 verse 17, sa kanyang presensya, kahit saan siya pumunta, ang mga tao sa paligid niya ay napupuno ng kagalakan dahil sa kabutihang bagay na kanyang ginagawa sa kanila. At kahit yung mga umaaway sa kanya ay napapahiya. Napapahiya, napapabulaanan yung kanilang mga maling paratang kay Jesus sa pamamagitan ng mabubuting bagay na ginagawa ni Jesus. So, mapapasinungalingan natin yung mga ayaw sa atin, yung mga naninira sa atin, kung ano man yung kanilang mga masasamang sinasabi laban sa atin, sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti. Ang kabutihang ginagawa ni Jesus nung siya ay naririto sa lupa ay kabutihan din po nating magagawa sa kasalukuyan. Sapagkat ang buhay ng Panginoong Yesus ay buhay natin ngayon. At tayo ay tinutulungan ng Banal na Espiritu Santo na makagawa ng mabuti. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad o kakayanan na gumawa ng mabuti. Ito man ay pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng finansyal, ito man ay pagtulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila upang sila ay maabot ng kamay ng Diyos at mapagpala ng Diyos. Ito man ay maliit na bagay ng pagbibigay sa kanila ng lakas ng loob samantalang sila ay nadi-discourage na sapagkat hindi nila alam kung hanggang kailan tatagal ang pandemic na ito. Imbis na mag-die down ay nagmumultiply pa yung variant o pagbibigay ng gabay sa kanila sa dapat nilang patunguhan na kalooban sa kanila ng Diyos, kagaya nating punong-puno ng pag-asa at may direksyon ang ating buhay, sapagkat ipinangako ng Panginoon na inihanda niya sa atin ang magandang kinabukasan. So kung ang mga tao man sa paligid natin ay nawawala na ng pag-asa at hindi nila alam kung ano ang buhay na kanilang tatahakin o anumang direksyon ang kanilang pupuntahan, magagabayan natin sila. At masasabi natin sa kanila na merong dakilang plano ang Diyos sa kanilang mga buhay na dapat din nilang tahakin. Ngunit kailangan muna nilang kilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At sampalatayan na nila na si Jesus ang namatay sa krus upang sila ay hindi na mamatay at mapahamak dahil sa kanilang mga sariling gawa o kasalanan, tanggapin nila si Jesus, ang kapatawaran na hatid ni Jesus at ang Panginoon ang magdadala sa kanila sa magandang kinabukasan. So yung kawalan ng kanilang pag-asa o kawalan ng direksyon ng kanilang mga buhay ay eventually mawawala sapagkat mapagtatanto nila na may magandang plano sa kanila ang Diyos. At ito ang inihanda niya maging sa kanilang mga buhay na nakasulat doon sa Jeremiah 29 verse 11.
For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you peace and a good future. At yung verse 12, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, kung ikaw ay tatawag sa akin at lalapit upang iyong kausapin, sasagutin kita. So along the way, habang tayo ay papunta doon sa magandang kinabukasan na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin at meron tayong nararanasang mga problema, hamon sa buhay, mga pangangailangan, kalinsabay yung pagtawag natin sa Diyos na ating Ama at paglapit sa Kanya. At ang pangako niya, kung tayo ay lalapit sa Kanya at kakausapin natin siya, sasagutin niya tayo. Meaning, ipagtatanggol niya tayo sa mga nasasalubong nating mga hamon sa buhay. Palalakasin niya tayo sa mga panghihinang loob dahil sa mga problema sa mundong ito na nasasalubong natin sa buhay na ito habang tayo ay papunta sa magandang kinabukasan na inilaan niya sa atin. Ipararanas niya sa atin ang katagumpayan, ang kagalakan sa ating mga puso, higit sa lahat ang kanyang presensya, bilang siya ang ating kalakasan. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, kundi siya mismo ang ating lakas. Gaano ba kalakas ang Diyos? At kung gaano kalakas ang Diyos, ganun ka rin kalakas, sapagkat siya mismo ang iyong lakas. Ang sabi ng Diyos doon sa Isaiah chapter 12 verse 2, surely God is my salvation. Surely, surely, surely God is my salvation. Totoo, katotohanan na ang Diyos ay ang ating kaligtasan. I will trust and not be afraid. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength. Dalawang beses po binanggit yung Lord. At sa English or New International Version, yung the Lord ay capitalized. Capital letters, capital L, capital O, capital R, capital D. Dalawang beses binanggit yung the Lord is my strength. Ibig sabihin po nun ay Godhead, God the Father, Son, and the Holy Spirit. This three in one is the Lord is our strength. The Lord Himself is our strength and defense. Siya mismo, ang Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo ay ang ating kalakasan. At siya ang ating sanggalang. Siya ang ating tagapagtanggol. Kaya po wala tayong dapat na ikatakot sapagkat siya ang ating sanggalang. Siya ang ating tagapagtanggol. He is our defense. At napakalakas po natin sapagkat siya mismo ang ating kalakasan. Hindi lamang siya nagbibigay ng lakas, kundi siya mismo ang ating lakas. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. So nandun po mismo ang Diyos bilang ating kalakasan. Nandun po ang Diyos bilang ating sanggalang, bilang ating defense o tagapagtanggol. Siya ang ating kaligtasan. So kapag tayo po ay nakakasalubong ng anumang problema, anumang lungkot, anumang pangangailangan, anumang hamon sa buhay na ito, patungo doon sa magandang kinabukasan na inilaan niya sa atin, sa Jeremiah 29 verse 11, sa verse 12, kung tayo ay tatawag sa Kanya, lalapit at makikipag-usap, tayo ay Kanyang sasagutin. Imaginin po ninyo, yung ipinagkaloob na security at assurance ng ating Amang sumasalangit, Diyos na may ari ng langit at lupa na naglagay ng mga bituin sa alapaap na hindi kayang bilangin ng mga bituin
at meron pang mas malalaking bituin kaysa sa araw na nakalutang lang sa galaxy o sa Milky Way nang walang pundasyon? Imaginin po ninyo kung gaano kakapangyarihan ang Diyos na may lalang ng lahat ng ito. At siya ang ating ama na kung ikukumpara po ninyo sa mga planeta na nakalutang sa Milky Way at mga bituin maging ng araw at buwan, napakaliit lamang po ng mundo. Ibig sabihin, sa Diyos na ating kinikilala bilang ating ama at tayo ay kanyang mga anak, wala pong imposible sa kanya. At ang maganda po sa pangako ng Diyos na ito sa bawat isa po sa atin, ito ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, na pinaka-importante sa lahat. Sapagkat matamuan natin ang lahat ng bagay na ating kailangan sa mundong ito, may katapusan pa rin po. Let's say, mabubuhay po tayo sa mundong ito na 100 taon. Still, there is an end. Pero ang kagandahan po, dumating man ang ating Panginoong Yesus upang sunduin tayo at kapilingin niya sa kanyang buhay na walang hanggan sa pangalawa niyang pagbabalik o hindi man, mamatay man ang lahat sa atin ngayon, may katiyakan tayo na magpapatuloy ang ating buhay sa piling ng ating Amang sumasalangit. Sapagkat si Jesus ang ating buhay na walang hanggan. Si Jesus ang ating buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one will come to the Father except by me. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, at walang sino mang makapupunta sa Ama sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. At ang sabi doon sa 1 John chapter 4, verse 5, kung hindi ako nagkakamali, siya ang ating buhay na walang hanggan. Nasa sa kanya ang ating buhay at siya ang ating buhay na walang hanggan. Praise God. So whether we are here on earth or whether our life ends in this earth, we will continue our life eternally with God in His kingdom. At doon natin mararanasan ang lahat ng kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa ating lahat. Merong tayong kaligtasan mula sa kapahamakan sa mundong ito. Meron tayong kaligtasan mula sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Meron tayong kaligtasan mula sa lawa ng apoy ng impyerno na kung saan ang lahat ng mga masasama, sinungaling, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mahalay na pamumuhay, mga manginginom o lasinggero. Basahin po ninyo yung Revelations 21 verse 8. Nakasulat po doon yung lahat ng walang puwang sa langit. Bagkos ang lahat ay mabubulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Nakasulat po doon kung sino-sino po sila. Revelations 21 verse 8. O sa Tagalog po, pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Pero tayo po, hindi po tayo mapupunta doon sapagkat binago na ng Diyos ang ating buhay nung kinilala natin si Jesus, nung isinurrender natin ang ating buhay sa Kanya, tinanggap natin siya bilang Panginoon, Diyos, manunubos ng ating kasalanan at pinatawad tayo at binigyan ng buhay na walang hanggan at tinanggap natin siya bilang hari na ngayon siya ang nasusunod sa ating mga buhay at hindi na ang ating mga pansari-sariling kalooban. Meron tayong buhay na walang hanggan. Ito ang pinaka-importante, ang buhay na walang hanggan. So anuman ang mangyari sa mundong ito, although this world is getting worser and worser, getting darker and darker every day, but not in the kingdom of God. In the kingdom of God, our life become stronger, become glorious, become more powerful,
become more full of glory. We are getting stronger ever. We are getting victorious every day. And we are getting more glorious every day because we are in the kingdom of God. At ito po ay magpapatuloy sa kanyang kaharian magpakailan-kailanman. Kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi nangangamba, hindi natatakot, hindi nag-aalala. Ang mga anak ng Diyos ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan ng puso at expectation that someday, somehow, God will fulfill His promises unto us. Lahat ng kanyang mga pangako na ating pinangahawakan sa ating mga puso na nababasa natin mula sa kanyang salita ay bibigyan niya ng katuparan. At hindi tayo kailanman makararanas ng anumang kapahamakan sa mundong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon dun sa Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kang mangamba, huwag kang matakot sapagkat hindi kita iiwan ni papabayaan man. Maging doon sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, ang sabi ng Diyos doon, do not be afraid, do not be dismayed because I am with you, I am your God who is always with you. Ang sabi ng verse 8, Deuteronomy chapter 31, I will go before you and at the same time I am with you. So don't be afraid, don't be dismayed because my presence goes before you and at the same time with you. Ako ay nasa sa una mo o nasa harapan mo at ako ay kasama mo. Meron po bang tao na maaring gumawa ng ganung bagay na ang taong yon ay nasa ating unahan upang tayo ay gabayan? And at the same time, nasa ating tabi upang tayo palakasin, upang tayo ay bigyan ng katalinuhan, upang tayo ay bigyan ng gabay, at bigyan niya ng kagalakan sa ating mga puso, ang Diyos lamang po ang makagagawa niyan. Ang sabi po doon sa Isaiah chapter 41 verse 10, don't be afraid, ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Because I am with you, sapagkat ako ay suma sa iyo. Don't be dismayed, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ako ang iyong Diyos. Don't be dismayed because I am your God. I will help you, tutulungan kita, I will strengthen you, palalakasin kita, and I will uphold you with my righteous right hand. Hahawakan kita ng aking mga kamay upang ikaw ay pagpalain at ingatan at itataas kita. Itataas kita. Hindi ka maabot ng iyong mga kaaway ang pwersa ng kadiliman sapagkat hawak kita at samantalang hawak kita, itataas pa kita. Meaning, ipopromote kita. Pararangalan kita, sabi ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Niligtas niya na tayo sa pamamagitan ng pagkakabayubay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Imbis na tayong mabayubay sapagkat tayong nagkasala, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Siya ang namatay sa krus, nagdusa upang ang ating buhay ay hindi na mapahamak bagos makatamo ng buhay na kaya-aya sa kanyang harapan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi sa pamamagitan ng mga relihiyon, sapagkat hindi naman po relihiyon ang nabayubay sa krus, kundi si Jesus. Siya ang nagdusa, nakaranas siya ng pagdurusa, nakaranas siya ng matinding hirap, sakit at pasakit ng mga tao. Ipinako sa krus. Namatay sa krus para sa ating lahat upang tayo ay hindi na mamatay at mapahamak pa pagkos sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at buhay na kaaya-aya sa mundong ito. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng kakayanan na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Na maging pagpapala una sa Diyos,
Pangalawa, sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, lahat ng mga nakakakilala sa ating mga buhay. At ang kabutihang ito ay maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ang buhay natin ay punong-puno ng katagumpayan. Ang pagsama ng Diyos ay katagumpayan na sa ating mga buhay. Naalala niyo ba si Jose? Kahit na anong masamang mga bagay ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid at matitinding mga pagsubok ang dumating sa kanyang buhay, narating pa rin niya ang magandang bukas na inilaan sa kanya ng Diyos. May tagutom sa buong mundo, pero sa lugar na kanyang pinamumuluan sa bansang Ehipto ay may tagsagana. Gumawa ng napakaraming himala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung ano man yung ating mga paghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos, tinuturuan lang tayo ng Diyos na matutong magpakumbaba. Tinuturuan lang tayo ng Diyos ng kanyang mabubuting katangian upang kapag dumating na ang mga pagpapalang ating inaasahan bilang katuparan sa ating mga pananalangin at mga pangako niya na pinanghahawakan sa ating mga puso, ay hindi tayo makapagyabang sa halip maibigay natin sa kanya ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. At masabi natin ang buong puso sa harapan ng Diyos at ng mga tao na nalapagpapala sa pamamagitan ng ating mga buhay, ang Diyos ang karapat-dapat na purihin at pasalamatan sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sapagkat kung wala siya sa aking buhay, ay wala akong magagawa. Hindi natin ikapapahamak ang mga pagpapala. Hindi natin ikapapahamak ang katuparan ng mga pangarap ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi natin ikapapahamak ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na ating pinangahawakan. Sapagkat mas lalo tayong naging malapit sa Kanya at naibalik natin ang karangalan sa Kanya at hindi natin tinanggap para sa ating mga sariling kaluwalhatian. Marami pong napahamak dahil sa kayamanan. Marami pong napahamak dahil po sa kapangyarihan. Naging mayabang, naging madamot, naging sakim, at walang kakontentuhan. Kaya po habang naghihintay tayo ng dakilang pagpapala ng Diyos, tinuturuan naman tayo ng Diyos ng mga tamang katangian. Ang katangian na nakasulat doon sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, and faithfulness. Yun po yung mga katangian na nais po ng Diyos na ating matutunan. Katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-ibig, pagtiyaga, pagpapasensya, kahinahunan, pagiging mabuti, pagiging banayad, mapagpigil sa sarili, mapagtiis, at matapat. Basahin niyo po, Galatians chapter 5 verse 22 and 23. The character of Jesus is developing unto us while we are waiting for the fulfillment of His promises that we are holding on in our hearts. While waiting for the outpouring of God's blessing in our life, God is developing His character in our life. Kaya worth waiting. Worth waiting. Yung waiting period is worth because God is developing His character unto us until we become like Jesus. Amen? Kaya trust the process. Habang tayo ay naghihintay, magalak tayo sapagkat tinataas ng Diyos ang value ng ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang katangian na nadidevelop sa ating mga pagkatao. Amen? Praise God! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah!
Tayo po ay manalangin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa aming pag-aaral ng iyong salita dito po sa Matthew chapter 7, na kami po ay tunay na pagpapala sapagkat binigyan niyo po kami ng kakayanan na gumawa ng mabuti upang pagpalain ang mga mahal namin sa buhay, upang pagpalain ang aming mga kaibigan, kapitbahay, lahat ng tao na nasa paligid namin. Pinagpala niyo po kami, O Diyos, upang maging pagpapala. At habang kami naghihintay ng tuluyang pagbuhos ng iyong mga pangako bilang katuparan ito sa aming mga inaasahan sa inyo at katuparan ng mga pangarap na inilagay mo sa aming mga puso, naghihintay kami ng may kagalakan sapagkat dinidevelop mo naman ang mabubuting katangian sa aming pagkatao upang kapag dumating ang katuparan ng lahat ng mga pangakong ito at pangarap po namin sa aming mga puso na galing din sa iyo ay hindi po kami makapagyayabang at hindi po kami magiging sakim o makasarili. Sa halip may pagpapakumbaba na bubuhay sa pag-ibig, kahinahunan, kabutihan, sa pagiging banayad, mapagtiis, mapagpasensya, mapagpigil sa sarili, at merong kabutihang loob at katapatan, ay maluluwalhati ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan. At maibibigay namin sa inyo ang lahat ng karangalan at masasabi namin, Salamat o Diyos! Ang lahat ng ito ay mula sa inyo. At kung wala kayo sa aming mga buhay, wala po kami magagawa. Kaya sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan, pasasalamat at kadakilaan. Sa kapangyarihan ng banal mong espiritu na kumikilos sa aming mga buhay, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga matatagumpay na mga anak ng Diyos, mountain movers, ay magsabi ng Amen! 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 Praise God! Glory to God! Shalom! Shalom! Shalom, everyone! God bless you!